Kung meron kang inaasahang Diyos na malalapitan, meron kang pag-asa sa buhay. Yung nasa 13:5 ng Ebreo, pakinggan nyo mga kapatid. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan di hindi kita pababayaan. Tinan ninyo ang pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, yung pag-aangkin, pagnanakaw, paggagantsyong, panglalamang sa kapwa. Magkasya kayo sa inyong mga tinatangkilik. Magkasya ka kung ano nasa iyo. Bakit? Minsan kasi, wala tayong contentment, mga kapatid. Gusto natin masarap, eh wala naman tayo. Pwede magkasya ka sa tuyo. Sabi nga ng Tagalog, pag maliit ang kumot, pagtiis kang mamaluktot. Pagka wala kang pera, tuyo. Huwag kang mag-alala, makakakain ka rin ng baka, makakain ka rin ng sabaw. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong magnanais o magnanasa ng pag-ibig sa salapi. Bakit? Doon sa kawikaan, ang sabi po ron, basahin natin yung 17:1. Maigi ang isang tuyong sugo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaagitan. Yun. Maigi yung isang tuyong sugo na may kapayapaan, may katahimikan kaysa sa bahay na laging may pistahan, laging sagana, eh meron mang away ng away. Ayun. Ang kapayapaan po ay napakahalaga sa lahat. Yung kahit tuyo lang ang ulam mo, payapa naman kayong mag-asawa. Walang naniningil sa inyo na minumura kayo dahil di kayo nagbabayad. Umutang ka ng umutang ng karne sa tindahan tapos di mo mababayaran, sabi nung umutangan mo. Hoy, itinai mo na yung nilamon mo, hindi pa binabayaran hanggang ngayon, walang hiya ka. O, di wala kang kapayapaan. Eh, pero halimbawa, wala ka talagang pera, tuyo. O kaya, painless. May sabaw na. Panalangin ka lang, kapatid. Kahit tuyo lang yan, kahit yan ay bagoong lang. Salamat po, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa amin. Kahit medyo hati-hati lang kayo, tuyo na hati-hati pa. Salamat po. Sana bindisyonan mo po, Ama, ang pagkaing ito, ikalusog ng aking mga anak. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kahit tuyo lang yon, may kapayapaan, napakahalaga noon, mga kababay. Halimbawa, aalis ka. Panginoon, maghahanap po ako ng trabaho, samahan mo po ako. Gusto ko pong mabuhay ng marangal ang aking pamilya. Sana ituro mo ako doon sa hanap buhay na hindi masama. Bago ka umalis, bago ka lumabas ng bahay, dalangin ka sa Diyos. May kasama kang Diyos na maghahanap ng trabaho. Hindi ka mabibigo, kapatid. Pangako yun ni Kristo. Sa 7 ng Mateo, magsihingi kayo at kay bibigyan. Magsihanap kayo, kayo'y makakasumpo. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpo, ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ganun po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede siyang pakiusapan.